Welcome to my class. Psalms 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. God bless us all. Keep safe and enjoy learning. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga bata. Tayo ngayon ay dadako na sa ating panibagong aralin ang wastong paggamit ng mga angkop na pahayag. Upang matiyak na epektibong naihatid sa mga mambabasa o tagapakinig ang tinutukoy ng akda o sinasabi na nagsasabi o nagsasalita, mahalagang makapili at magamit ng wasto ang mga salitang ating gagamitin. Kailangang malawak ang talasalitaan at nararapat na maisalang-alang kung sino ang kausap natin sa ating akdang gagawin. Tandaan, sa wastong paggamit ng mga salita sa isang pahayag, kailangan tiyak at epektibo na ating maihatid sa ating mga mambabasa o tagapakinig ang nais nating maiparating sa kanila. Uri ng salitang maaaring magamit sa pagpapahayag. Una, likas. Pag sinabi nating likas, ito yung salitang katutubo o hindi hiniram sa wikang banyaga. Sa madaling salita, ito yung mga salitang Tagalog o wikang Pilipino na ating ginagamit sa ating bansa. Halimbawa, tao, bahay, hayop, bundok. Maging ang salitang likas ay salitang likas o kabilang sa likas na salita o salitang katutubo na hindi natin hiniram sa wikang banyaga. Pangalawa, likha. Pag sinabi nating likha, ito yung salitang pinagsama upang makabuo ng bagong salita na aakma sa nais ipahatid na mensahe. Tandaan, pag sinabi nating likha, ito yung dalawang salita na ating pinagsama. Halimbawa, tatsulok. Ibig sabihin ng tatsulok ay tatlong sulok. At pangalawa, tapsilog. Ang ibig sabihin nito ay tapa, sinangag at itlog. Marami pang halimbawa ng salitang likha na tayo'y na ating makikita sa mga akdang ating binabasa. At ang pangatlo nating uri ng salitang maaring magamit sa pagpapahayag ay ang hango o hiram. Pag sinabi nating hango o hiram, ito yung hinalaw mula sa wikang banyaga o galing sa wikang banyaga. Halimbawa, cellphone. Ang cellphone ay salitang Ingles, eskwela at silya. Ang eskwela at silya ay galing naman sa mga Kastila. Yan ay hindi salitang Tagalog, kundi yan ay salitang Kastila. Ulitin nga natin ang tatlong uri ng salitang maaaring gamitin sa pagpapahayag. Ito ang likas, likha, at ang hango. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Paalam! Thank you.